Ngayon po, we're going to talk about emotional intelligence. Yes, ma'am. Emotional development. By the way, I am Maria Cristina Montecalvo po, a discussant for this topic. And good morning to our very beautiful and blooming professor, Ma'am Neresa Malco Beatriz. And of course, sa inyo pong lahat ng mga handsome at napakaganda rin ng mga co-teacher, I mean, classmates ko. Good morning po ulit. Okay, so before I start my discussion, may papagawa akong activity sa lahat. Hello po, nandyan po ba? Yes po. Yes po. The title of the activity is Let's Get Emotional. Kailangan pa ng yung mahilig mag-active. So, ating activity is... Hindi clear po, ma'am, yung boses nyo. Yan po. Okay na po? Yes, po. May okay na po, ma'am, yung boses, ma'am. Okay na po. Pasensya na po. Medyo tulip-tulip po, ma'am. Oh my goodness, kita. Okay na po? Yan, okay na po, ma'am. Okay, sige po. Maakyat na lang po ako sa puno. Okay. Ang hinahina lang. Namamahulog ka. Nasa mas talagang ano po ang signal dito. Pasensya na po. Okay, so nandito lang po ako sa medyo bukid na part ng isla. So, okay na po? Malinaw na? Yes po. Okay po. Yes po, ma'am. This one is titled Let's Get Emotional. Kaya kailangan ko po ng mga artista dito, yung mga grabe mag-express ng emotion. Yon. So, ang ating gagawin is may isang statement na sasabihin ninyo sa limang or sa iba't ibang klase ng emotion. Halimbawa, yung statement is nanalo ako. Okay, so sasabihin niyo yon in sad expression, in a happy way, or kaya in an angry way. Okay, so sino po ang pwede mag-volunteer? Hello? Hello. Hello. Mga teachers, mga artista yan, kaya madali lang itong activity na ito sa inyo. Sige po. Go, ma'am. Sige po, ma'am. Ikaw po, ma'am? Ma'am, ano pong pangalan mo? Ako, ma'am. Ako po, ako. Ako, ma'am. Sige, ma'am muna po. Okay po, ma'am. Ano po, ma'am? Nagpuputol-putol talaga ang signal. Hello po? Try ko po, Ma'am Evangeline. Ma'am Evangeline, okay po. Okay, artista number one. Sige po, ma'am. Ready? Ay, lights, camera, action. Kahit walang camera. Alin po, ma'am, ang aanohan? Malungkot muna, malungkot. Doon, ma'am, sa nanalo po? Okay, nanalo ako. Ganun. Malungkot. Go, ma'am. Nanalo ako. Paano po kung masaya? Nanalo ako! Kung galit. Nanalo ako! Wow, palakpakan naman natin si ma'am. Ang galing naman. Palakpakan po. Sige na paki. Hey! Congrats si Belma. Congrats, ma'am. Grabe ang third. Na, ma'am. Pang PBB po ba? Yan, pwede ka na pong kumalitin. Sa ano? Ikaw na yung magkakasalim. Ardo. Okay, thank you. Sino pa yun si sir kanina? Merong nag-ano po? May nag... Si sir kanina. Sino yun si sir? Ko, ma'am. Sir?
Opo, ikaw, opo, sir, ano pangalan ko, sir? Sir Antoinette. Opo, sir Antoinette. Contestant number 2. Okay, sige. Okay, good morning po. So, malungkot muna po, ma'am? Opo, hello, malungkot. Po. Malungkot muna po, sir. Nanalo ako. Grabe, okay po? Opo, excited. Paano excited? Nanalo ako. Okay. Para naman po ang galit na galit. Nanalo ako? Parang nanalo ako? Parang hindi ka po sigurado. Hindi sigurado. Nanalo ako. Nanalo ako? Okay na po, ma'am. Opo. Okay, palakpakan naman si Sir Antoinette. Yay! Yay! Galing ni Thank sir. You, ma'am. Opo, pwede ko mo sir pumulit kay Cardo. Sa probinsyano. Pwede po, pwede. Opo. Pwede mag-audition. Thank you, sir. Thank you. Opo, thank you so much po sa mga nag-cooperate. Ayan. Grabe, this may mga sir. Na-discover tayo ng mga ano dito, actress, actress, tsaka actor. Pero ang iba dyan, nag, ano lang, ano yan? May itinatago pa rin yan na as in, mga best actresses tsaka best actors. Okay, thank you po. Okay. So, ito yung question po before our discussion. So, when someone on whom we depend emotionally let us down, disappoints us, or leaves us hanging or uncertain, what is our characteristic way of responding? So, paano tayo nag-react kapag ganun ang nangyari or mayroong tao na nag let us down or nag disappoint sa atin or kaya nang iwan sa atin. Okay, sino po ang pwedeng sumagot? For me, ma'am, parang we are really emotional. Okay, emotional. Emotional talaga as in emotional as in iba-ibang emotion ang nararamdaman mo po. Ano? Yes po. Opo. Ang iba po. Hindi lang tayo magsasalita. Ano yan? Hello? Yes, ma'am. Ano po? Ako, ma'am. Pwedeng ano, maghahanap ng taong makakausap to share my griefs. Griefs talaga. Ayan po. So, maghahanap ng taong makakausap. Ayan, si Antoinette, maghahanap siya ng taong makakausap. Yun ang kanyang first reaction. Yun ang kanyang first response. Okay. So, kapag ganun ang sitwasyon, we might, the first reaction, we might suck. Pwede tayong magtampo. So, pwede tayong magtampo doon sa tao na yun. Pwede rin naman na we might get furious. O kaya, ano tayo, magalit tayo. As in, galit na galit sa tao na yun na kausa ng ating, ano yan? Ng ating pagkalungkot, ganun. Pwede rin naman na we might get cold. I mean, we might go cold. Pwedeng manlamig tayo, kaya mawalan tayo ng gana sa pakikitungo sa kanya. So, at marami pang ibang reactions. So, those things or those reactions pertain to our emotional intelligence. So, yun ang ating emotional intelligence. Ano pong nakikita niya sa picture? Ladder. Ladder. Hagdan. Hagdan po, ma'am. Hagdan. Okay, ayaw natin ng ladder. Gusto natin hagdan. Okay. Okay, so may makita tayong ladder. So this ladder represents our career growth. So tayo, nandito tayo, nag-aaral tayo ng masteral and mostly, I mean,
most of us, ang pinaka-objective ay for career growth. Ano po? So, ito yung ladder for our career growth. So, we know and practice all the technical skills in teaching. Alam natin yun, tayo mga, kahit mga fresh graduate or nagturo na ng ilang taon or mga baguhan, mga novice teachers, alam natin yung mga technical skills sa pagtuturo in teaching. And we also know the rules, our responsibilities, and of course, the management opportunities. But, and all of this, we need all of this for our career growth. But what if these aren't enough? Paano kung ang mga ito ay kulang? Okay, what if this won't let us have our fullest potential? Paano kung hindi ito ang ano, kulang pa ito? Ano po? Okay, let us look at this. Okay, so mayroon tayong apat na taong nakikita. Nakikita niyo po ba? Yes po. Yes po. Apo. Look at this instance. So we have different intelligences. So alam naman natin yung sa mga different intelligences ng bawat isa, ano, kahit sa mga bata. Okay, so pwede tayong maging next. Okay. Mathematically intelligent. Yan, ganyan sa kanya. Eh kuya. Okay, pwede rin tayong maging technically intelligent. Yan, ang daming mga numbers and everything. Or pwede rin katulad nitong kay ma'am na linguistically intelligent. Or pwede rin tayong maging commercial expert. And marami pang iba. Marami pang pwedeng maging expert sa computer and other things. Pero tingnan natin itong picture na ito. Isa siyang tao na napaka-clever in terms of other things, napaka-matalino. Pero this man makes so much mess in terms of relationship and his personal life. Yun. Bakit kaya yung nangyayaring ganun? Ano? Ito namang isa. May castle siya. So nakita niya yung castle. Napakayaman niya. He is very rich. He's got wealth. He's got a lot of money. But he is restless and sad. Yun. Ito namang isa. Yan. So, nakikita niyo po yung napakagandang babae na grabe ang eyeshadow. So, siya ay very powerful woman. Pero, she is very intolerant and unimaginative. So, bakit kaya nangyayari ang mga bagay-bagay na ito? Hello? Sino pong may idea kung bakit kung titingnan natin ay may mga taong napaka-perfect na pero meron palang pinagdaraanan or merong mga ibang sides na kailangan pang ayusin or i-develop. Hello po. Andiyan pa po ba tayo? Yes po. Katulad nung mas mayaman na siya, pero napakasad niya. Bakit kaya ganun? Yes po? May kulang sa kanya po, ma'am. Kahit mayaman na siya, ma'am. Ano? Okay. Siguro, ma'am, may kulang po sa kanya, ma'am, kahit mayaman na siya. Siguro, ano, hindi siya masaya sa pamilya niya or yun po. May kulang sa kanya, may something na ano yan, kulang sa puso niya. Ano po, ma'am? Pwedeng ganun. Yes po.
Opo, kahit na mayaman, ma'am, may ano pa rin yan, may mga na ano pa rin na problema po. Opo. Sa pamilya. Or... Kulang, ma'am, sa love. Kulang sa love. Sa love. Tama, ma'am. Kulang sa love. Tamaan naman ako niyan. Kulang sa love. Okay, so pwedeng kulang sa love, kulang sa pagmamahal, kulang sa care. Okay, malalaman natin yan ng kung ano ba talaga ang mga bagay-bagay na kulang pa sa kanila. Bakit ganyan? Bakit may mga ganyang instances? Okay, so these people are highly intelligent people. Ang IQ nila matataas, but they are lacking with emotional intelligence. So, ayan, nakita niyo po ang picture. Ayan silang apat. Pero napaka, nasa ilalim yung emotional intelligence. Okay. So, eto na yon yung ladder kanina. This means that these skills aren't enough. To climb the ladder of our career growth, we do not just need the intelligence, but we also have to develop our emotional quotient. Ayan. Kasi masisira yung ladder kapag yun lang ang pinukusa natin. Okay, so kailangan natin ng EQ, much more ng EQ para sa ating potential success. Tapos kasama na dun yung IQ. Okay, so EQ helps us foster health, happiness, and successful relationship. So yun ang pag-uusapan natin kung paano yun mangyayari and paano siya makatutulong para sa ating kalusugan, ating kasiyahan, at sa ating matagumpay na relasyon sa pamilya at sa iba pang tao na kakilala natin. Okay, so we're going to talk about this comprehensively as we go along our discussion. Let us help each other through active participation. You learn from me, tapos ako naman, I learn from you. Okay, magsimula na tayo at medyo ano na, 10-10 na. Okay, so let's talk about a neurological basis of emotion. Okay, who can read? Sino pong pwedeng magbasa? Ako pong, ma'am. Okay po, ma'am. Daniel Goleman said that all emotions are, in essence, impulse to act, the instant plan for handling life that evolution has instilled in us. Okay, so thank you, ma'am. So, according to Daniel Goleman, all emotions are in essence impulse to act. Impulse to act. So, that means the emotions that we feel, all the emotions that are triggered, there are parts of our brain that activate when we feel these emotions. So, merong mga na-activate na parts ng ating brain. Hindi lang siya basta-basta na, oh, na-feel natin. So, may kinalaman ang physiological processes sa ating pag-trigger o pag-emotion na yun. So, that's why sometimes we try to associate certain parts of the brain for a certain feeling, thought, or emotion. So, this is impulse to act. So, it basically gives a signal on what to do. For example, when there is an object that is threatening, that is in front of us, our response can be fight, lalaban tayo, or kaya flight, tatakbo tayo, tatakas tayo, or kaya freeze. Pwedeng hindi tayo makagalaw, para ma-mental block tayo, nakatayo lang tayo, wala tayong gagawin. So that instant has an evolutionary meaning. At these emotions are there for a certain reason. So may mga reason yung bawat emotion na nararamdaman natin. And we may not be conscious about it now, but these emotions serve a purpose for our ancestors. Kasi may evolutionary ano nga ito. Particularly, the emotion of fear.
it has allowed our ancestors or our race to survive from the different threats in the world. Yung emotion na yun, way, way back pa sa mga ancestors natin, kahit hindi sila aware dun sa emotion na yun, nag-protecta na yun sa kanila. So, for example, it allowed them to survive from predators, from animals, so that they will be able to protect their lives. Okay, so ito yung part ng brain na napaka-active in terms of emotion. We call this amygdala. Sino pong pwedeng makapagbasa? Hello? Ako po, ma'am. The amygdala. Hindi pa naman, ma. The amygdala had been the center of action, the emotional sentinel that can control of our actions even before the neurocortex could assess what to do. Okay, ma'am, salamat po. So, amygdala had been the center of action. So, this is one of the parts of the brain that is activated in times na nakaka-feel tayo ng emotion. It also helps in memory. But the types of memories that are processed in the amygdala are those that are emotional memory. For example, in fear, as well as other emotional responses. So it tells us what we should do even though the stimulus has not yet been passed thoroughly. So it allows us to identify, for example, mayroong snake. Yan, nakita niya snake sa harap ng nung tao o yung lalaki. So yung information na nakita niya yung snake, will be relayed to the center of the brain, yung thalamus o yung visual cortex. But sometimes, galing dun sa mata, nag-shortcut yung information papunta doon sa amygdala. So kaya minsan, kahit na hindi pala snake yung ating nakita, halimbawa rope lang, or kaya elongated na object lang, mabibigla tayo minsan yung parang kakulay lang ng snake kasi akala natin snake na siya. Kasi nag-shortcut yung visual information papunta sa amygdala. So, yung emotion agad ang nati-trigger bago siya ma-process ng brain na ito pala rope lang. So, ganun yung ginagawa ng brain sa tuwing tayo ay nakaka-feel ng emotion. Okay, so what is emotional intelligence? Pwede po pakibasa? It's the ability to motivate oneself and persist in the face of frustrations. To control impulse, delay gratification, to regulate one's mood, keep distress from swamping, the ability to think, to emphasize, and to hope. Okay, thank you, ma'am. So, napakahaba ng definition ng emotional intelligence. Right, magagat lang. Nangagat na ang ants. Okay, so napakahaba ng definition nito. Isa-isahin natin ito. Okay, first, it is the ability to motivate oneself and persist in the face of frustrations. So kapag ma-develop yung emotional intelligence mo, you have the capacity to be resilient. You won't easily give up kahit grabe na ang problema na iyong kinakaharap or ang daming frustrations sa buhay. Hindi ka kaagad, ayoko na, yung ganun.
you'll find ways to keep pushing. You'll find ways to find newer goals to pursue, even though what you're doing has been frustrating for quite some time. Kahit grabe nang nakaka-frustrate na, nakaka-stress na, and then ang failure bagan laging na andyan. Na kapag emotionally intelligent ka, you can motivate yourself. Ah, pwede pa, kaya pa, may hope pa. Okay, so ganun po 'yon. You have the ability to control impulse. So, you won't act impulsively, but rather you know how to take a moment to reflect before doing something. So, hindi agad-agad na ito yung galit ako, ganyan, gagawin ko na ito, yon. So, iisip, mag-iisip muna ako, mag-pause muna ako, mag-stop muna ako and mag-think kung ano ba talaga ang dapat kong gawin, kung bakit ko ito nararamdaman. So, ano yung response ko? Ano dapat yung dapat na response na ang consequence niya ay hindi magiging masama or hindi makakapag-destroy ng life ng other people. Yun. Next one is to delay gratification. So this one is also important. This is a sign of emotionally intelligent people or person. Kasi, ano siya, you would rather have something good. You're going to ask yourself, would I rather have something good for now or should I have something grand later? Yung may patience akong maghintay na, ah, hindi ko naman ito gagawin kasi pwede ko itong magamit para may mas makuha pa ako na mas grand pa kaysa dito. So, you know, delay gratification. Hindi yung, meron akong pera, ganyan. Iipon ko muna bago ako magagasta. Maglalagay ako ng saan ko ito siya gagastusin or sa mas important gagastusin na mas may successful result later. Okay. Another one is to regulate one's mood. Okay, so kapag emotionally intelligent ka, kaya mong i-manage yung sarili mong, yung feelings mo, yung moods mo, hindi ka basta-basta na nagta-tantrums or something, ganun. Then, keep the stress from swamping the ability to think, to empathize, and to hope. Kasi kapag marunong kang mag-manage ng emotion mo, aware ka sa emotion mo, marunong kang mag-isip at mag-consider sa ibang tao kung ano yung naranasan nila or yun ano yung nakifeel nila bago ka basta-basta magsalita. Okay. Hello, andyan po kayo? Yes po, yes, ma'am. Yes, ma'am. Na-intindihan po? Opo. Okay. Salamat. Okay, so ito pa, more on emotional intelligence definition, but then again, pareho lang ito doon sa nauna. It is how one perceives, evaluates, controls, ang hirap na magsalita pag nakamask, controls emotions of oneself and others. So ganun pa rin, ano, managing your own emotions, aware of your own emotions, regulating impulses, ganun pa rin, you're not acting impulsively. Marunong kang mag-manage, mag-regulate ng impulses mo. Be in charge of one's emotions. Seeing and respecting other people's point of view. So, kasama na siya doon sa empathizing or considering other people na excuse me. Okay, so, marunong kang gumalang sa point of view ng ibang tao. Hindi yung lahat na lang ng kung ano yung point of view mo, kahit minsan mali na, talagang ini-insist mo pa rin kasi ikaw nga yung tama and then makikipag-debate ka and if fight mo kung ano yung paniniwala mo. So hindi ka, wala kang pakialam kung ano yung point of view ng ibang tao. So kung emotional intelligent person ka, you have open-mindedness. So, and you have respect for other people's point of view. And syempre, kasama na doon ang kindness,
empathy, resilience, self-regulation, emotional stability, anger management, time management, mindfulness, helpfulness, and gratitude. Okay, another one, emotional intelligence. So, nakita niyo yung babae. It is ability to identify, understand, and manage emotion. So, dapat kapag emotionally intelligent person ka, marunong kang, ano bang oras? 10:22. Okay, marunong kang kumilala ng iyong sariling emotion and then naiintindihan mo yung emotion mo at kaya mo siyang i-manage, kaya mo siyang ang tawag niyan? I-channel sa tamang daanan. Hindi yung basta-basta na lang na nag-a-act ka o nag-response ka to certain situation. So, ano po yung nakikita niyo sa picture na ito? Any volunteer po? Hello? Baka wala na akong signal. Hello po. Okay. Good morning pa rin. Magandang buhay sa lahat. Nandiyan magandang buhay kayo? Sa lahat. Okay. Malapit, makakain naman po tayo ng lunch maya-maya. Okay, so sino mo pwedeng mag-volunteer? Ano po yung nakikita nyo dito sa dalawang images dito sa screen? Ako ma'am. Hello po. Sir? Sir? Ano pong pangalan? Sir Antoinette po. Sir Antoinette. Si Sir Cardo. So, sige po. It based, ito po yung base ko lang sa ano sa observation at opinion ko lang po ma'am. Ano po? Sa opo. First picture, may isang babae po na nakatayo. Ano po yan yung puti? Nasa bundok ba siya? Or tapos ito pong kulay green. Tubig po ba yan ma'am? Water? Opo. Ice cream. Kasi kung ano po yan? Iceberg. Oh, ice. Malabo po. Ka. Opo. Ah, malabo siya, sir. Oh, ice, okay po. Iceberg, opo. Ano po? Opo, iceberg, so, sir. So, base... Okay, icebergs po. Base po sa first picture na nakita ko ay yung babae po ay inobserbahan niya yung kanyang sarili. Of course, yung kapaligiran, tinitingnan niyang mabuti at ginagamit niya yung kanyang intelligence quotient. Opo. And sa second picture, ganun pa rin, nakatayo pa rin po yung babae. Okay, nakaano po siya sa icebergs. Pero doon sa ano sa baba, tinitingnan niya yung kanyang sarili. Tinitingnan niya yung mabuti yung kanyang sarili na kung saan ay ginamit niya yung kanyang of course yung intelligent quotient and of course emotional quotient. So mayroon pong malaking pagkakaiba sa first picture and second picture na kung saan sa second picture maaari tayong nandito na kung saan ay of course ginagamit natin yung lahat ng ating intelligent quotient and emotional quotient. So, of course, ginamit niya yung kanyang abilities to think and abilities to for emotional. Kumbaga, ginamit niya yung kanyang emotion. So, yun po ang aking observation. Thank you po. Thank you so much, hello po. Sir. Opo, hello po, sir. Thank you po. Thank okay you na po. Opo, thank you. Bigyan natin si Sir Antoinette ng anong Bravo Club classmates. Alam po ninyo ang Bravo Club? Ano okay, magka-clap. 1, 2, 3, then 1, 2, 3, then Bravo! Ganon. Okay po ba? Yes, ma'am. Okay, oh, sige po. Sige po. Sabay-sabay na tayo. Okay. Okay, unalakin yung audio. 1, 2, 3. One, two, 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 three, bravo. Bravo. Bravo.
1, 2, 3, bravo! Thank you po. So, salamat sa internet. Salamat din po, classmates. Ayan, para gising tayong lahat. Kasi emotional intelligence ang pinag-uusapan natin, magpupuso sa puso tayo ngayon. Okay, so yun, napakagandang explanation ni Sir Antoinette. Ano po yung isa, kung ano lang yung nasa labas na nakikita na yun lang ino-observe niya, then yung isa talagang tinignan niya yung nag-dig deeper siya, nag-reflect siya. So nakita niya mayroon pang mas marami pang pwedeng malaman sa pagkatao niya. Okay, so gamit ang emotional intelligence, naging mas aware siya sa sarili niya kung ano yung mga bagay-bagay na hindi niya pa nararamdaman o nakikita. So, yun ang sa picture. So, ayan. Wait lang po. Dito na tayo. Okay, so, ito yung, it is the ability to manage ourselves and our relationships effectively. Emotional intelligence. So, hindi lang sa ating mga sarili, kundi pati rin ang relasyon natin o pakikipag-kapwa-tao natin, yung relationship natin sa pamilya, sa ating mga kaibigan, malaki ang naitutulong doon ng emotional intelligence. Okay, so another one, the ability to have deep awareness of our own emotions and the emotions of others and use this information to guide our thinking and actions. So, doon sa mga emotions natin na nalaman natin sa ating sarili or sa emotion na nararamdaman ng iba, kapag aware tayo noon or alam natin yung emotions na yun, magagamit natin yung info na yun para mag-act tayo accordingly, para mag-isip tayo accordingly, na hindi lang basta-basta tayong nagre-response to a certain situation. So nagagamit natin yung info na yon para ma-channel natin ang emotions at makapag-response tayo ng tama sa mga sitwasyon na kinakaharap natin. Okay, if you have high emotional intelligence, it means that you can recognize your own emotional state and the emotional state of others. Okay, you do not just trust first impulses. So, ito yung nararamdaman ko. O, ito nang gagawin ko kasi ito na yung nararamdaman ko. Hindi. You analyze your impulses. Ayan, may magnifying glass. Okay, may magnifying glass na dala yung emotional intelligence na dyan. Kasi kailangan, or I mean, kapag emotionally intelligent ka na tao, ina-analyze mo muna yung nararamdaman mo. Ina-analyze mo muna kung bakit ganun yung nararamdaman mo, then saka ka mag-a-act or saka ka mag-de-decision. Kasi merong mga tao na, yan, nakikita niyo po yung picture. Yung unang picture is may mga tao nagagalit sila, pero deep inside pala yung galit na yun ay pagmamahal. Oh, so deep inside pala yung galit na yun is may itinatago na feeling sa karanas na ba kayo nito? Yung parang nagagalit ka sa isang tao, pero yun pala ay hinahangaan nyo siya or may feelings kayo sa kanya. Okay. Sino pong nakaranas na ganito? The more you hate, the more you love daw, ma'am. The more you hate, the more you love. Ay, ganun. Grabe si ma'am. Talaga, naka-connect si ma'am doon, nakagawa agad ng quote. Okay, so yung pinaka-known na quote dito sa picture na to, the more you hate, the more you love. Kapag tinitips ka sa isang tao tapos gagalit-galitan ka, pero yun pala, kinikilig na. So, ganun pala yun. Correct. Yan, grabe. Tama. Meron yun sa Tagalog. Yung, potensya na nag-motorcade kasi dito ang mga
Tulak ng bibig, gabig ng dibdib. Ma'am, tama talaga yan. Tulak ng bibig, mayroon gabig pa, ng dibdib. Mayroon pa, ma'am. Mayroon pa po. Tagalog pa. Opo, sala ano sa yan, init, sala sa lamig. Yay. Kapag kabataan po. Sala sa init, sala sa lamig. Nagagalit yung minsan isang babae, yun pala, gusto niya yung kanyang classmate. Ipinapakita lang niya na parang ayaw niya. Parang ayaw niya, pero deep inside, gusto niya. Diba? Nung high school life. Atras abante, paligaw-ligaw tingin, ganun. Yes po, ma'am. Ganun po. Okay, so may reasons. May hindi lang basta, ito lagi itong galit, itong babae na ito sa akin, or itong lalaki na ito. Pero kung i-analyze natin, sometimes may mga reason yun behind na hindi lang niya pinapakita. So hindi tayo dapat mag-trust on our ano impulses agad. Another one, meron ding ito, itong isa, na parang pinapakita niya sa labas na napaka, ano, mga bulkan-bulkan ito. Parang napaka-happy niya or napaka-active niya, napaka-jolly, ganun. But deep inside, there are tears hidden. Ganun yung nangyayari. Sino nang ako nakaka-relate ako dito sa isang ito. Na, yung bagang, yes, yung mga type na mas madali na mag-smile ka na lang kasi wala ka nang i-explain. Ma-smile ka lang sa iba. Hindi ka natatanungin kung bakit. Pero makita ka nilang umiiyak ka or yung mukha mo ay parang sambakol. Ang dami-dami mong kailangan i-explain. Bakit ka gaganyan? Oh. So, ako sa akin sarili ganun. Ganun ako minsan talaga, in fairness. Great pretender. Oo, talaga. Grabe, Ate Net. Oo, ako yung talagang great pretender talaga ako kasi grabing yung smile mo, yung tawa mo. And pero yung bang kailangan mo kasi ano yung sarili mo na ano lang na maging okay, maging fine. Yun na, I am fine, pero napaka bigat pala ng definition ng fine. Merong ang rami-raming ano subtitle sa likuran ng yung word na fine. Yun. Parang sinasarili na lang, ma'am, yung problema. Yun po. Pero yun na nga ang sabi sa emotional intelligence is that is very ano yan? Dangerous kapag ganun. Napaka-dangerous ng situation kapag sinasarili na lang natin yung problema. Kasi maiipon yun dun lahat. Maiipon. Nandoon yung anxiety, yung stress, yung problems, yung fear andun na sa loob. Then doon yun sasabog. So hindi dapat daw natin ipunin. Hindi natin dapat i-battle up yung mga emotions na nararamdaman natin. Okay. So ang emotional intelligence, it can be genetics. Nandoon na yan sa atin pagkapanganak natin. Pero hindi yan mag-grow kung hindi natin siya in-nurture. So, kailangan ng upbringing tsaka environment. Hindi katulad ang emotional intelligence ay hindi katulad ng height natin, ng ating ngipin or ng ating buhok, natutubo na lang, ng ating ating boses na magbabago na lang, yun yung physical ano natin na through as we age nagde-develop din siya mostly sa atin, ganun ang nangyayari. Pero pagdating sa emotional intelligence, hindi siya basta-basta na lang na sige andyan yan, patubuin na lang yan or pa-develop na lang yan, wala akong gagawin, ganun. So kailangan natin ng nurturing, kailangan natin ng initiative, kailangan natin ng discipline sa ating mga sarili para ma-nurture yung emotional intelligence. Okay. Okay, wala na yan. Okay, next. Okay, self-awareness. Sino po pwede magbasa?
Ma'am, the ability to understand your effect on others, play to your strengths, and admit your weaknesses. Salamat po, Ma'am Net. Ang self-awareness ay katulad na rin nun sa mga binigay natin na definition kanina sa emotional intelligence, I mean yung nabasa natin na definitions. Self-awareness is one of the key factors of emotional intelligence, I mean. It is the ability to understand your effect on others, play it to your strengths, and admit your weaknesses. So kailangan alam natin yung sarili natin. Alam natin yung kung ano yung kaya nating gawin, ano yung mga kahinaan natin. Alam natin na itong mga time na ito, ito yung nananervous ako kasi ganito. O kaya ito yung time na masaya ako. Aware tayo kung ano yung mga, ano yung, paano tayo nakaka-apekto sa ibang tao, nakaka-apekto sa ibang tao. Okay. Self-management, isa rin ito. Being able to control your impulses and avoid acting rashly. So, atin na yung pinag-usapan kanina. Don't act impulsively. Mag-isip muna. Another one, motivation. Yan. Kaya nating i-motivate ang ating sarili. Having the innate passion to challenge ourselves and remain optimistic when the going gets tough. Kahit na, kasi sa atin, dahil na ngayong pandemic, ano, kailangan natin ito. Kailangan manurture natin kung paano natin mamomotivate ang sarili natin in spite of all of these adversities na kinakaharap natin ngayon. Kasi hindi lang sa bahay tayo na-stress o nagkakaroon ng may mga problems tayong na-face. I mean, hindi lang sa school, hindi lang sa mga bata na nahihirapan ngayon sa modular approach or sa other approaches na ginagamit natin. Hindi lang sa parents na minsan hindi na nagko-cooperate. Sa bahay, meron pa rin. Meron pa rin sa family natin, sa mga kaibigan natin, sa love life natin. Ang dami-daming adversities na kinakaharap natin ngayong pandemic. So merong mga namamatayan ng kapamilya, and kailangan in everyday, kailangan mong mag-ano ng reason na babangon ka. Kailangan mong ma-motivate ang sarili mo everyday na babangon ako para dito. Ito, kasi unang kaano ko, ngayong anong ito, kakamatay lang po ng aking lola. Galing pa nga ako doon sa Lamay. So, tapos, ang situation ng school namin is not in a very normal ano setting kasi ano nasa gitna kami ng kabundukan, walang tubig, walang kuryente, walang signal, wala lahat. Then 4, 5, 6 yung hinahawakan kong klase. Tapos ano yan? Yung stress mo sa everyday na maglalakad ka from your boarding house to the station kasi mahirap yung daanan. So yung mga factors na yun, na ang mga stressors na yun, mga challenges yun, kailangan natin mag-isip na yun ay hindi lang mga problems, mga challenges na kapag malampasan natin ay mas magiging stronger tayo. Lalo na ngayong pandemic, kailangan nating isipin, kailangan nating tumingin sa bright side of everything para maka-get through tayo this para sabing ani president natin na makikita din natin yung light at the end of the tunnel. Kaya kailangan natin i-motivate ang ating sarili para makaalpas tayo sa pinagdaraanan natin ito. Nagdadrama na ako. Nakaka-relate po ba kayo? Yes po. Yes, ma'am. Okay, yes, salamat. Kasi kaway kanya-kanya tayong pinagdaraanan ngayong panahon na ito. Hindi ako, oo, may pinagdaraanan ako. Ikaw, meron kang pinagdaraanan. Si sir, meron si ma'am. May kanya-kanya tayong iniisip. May kanya-kanya tayong kinakaharap everyday. So, sabi nga, kung may mga skills nga tayo sa pagtuturo, pero hindi tayo magsasucceed sa ating goals kung
wala tayong emotional intelligence. Kailangan marunong tayong mag-motivate ng ating sarili sa panahon na ito. Lalo na sa panahon na ito. Go, go, go! Okay. Ano po? Okay pa po kayo? 10:42 na, oh my goodness. Sorry. 10:42. Yes, ma'am. Okay lang. Hindi pa po kayo on up? Gutom na? Okay lang, ma'am. Go on po. Carry, ma'am. Carry. Okay lang po, ma'am. Okay lang po, ma'am. Okay lang po, ma'am. Gusto niya ako mag-stop at ayaw ko din makadagdag sa inyong stressors. Okay, so empathy, ayan, isa din ito. Grabe, as in ito, isa sa pinaka-importante na kailangan din natin ng mga parents, ng mga pupils natin ngayon. Kailangan nating maging empathic person. Not just listening to those around you, but really trying to understand their point of view. So, ngayong panahon na ito, kung makakabisita tayo sa mga bata sa ating school, there are situations na talagang mabibiyak yung damdamin mo kasi yung mga situations na halimbawa hindi na siya nakakapag-answer ng modules, hindi nakakapass or nakakuha, then pupuntan mo doon kasi kailangan mo anong kaya nangyari, yung parents hindi din makaano, then yun, malaman mo na yung parent ganito, nagtatrabaho, nangingisda or nagsasaka para may makain yung family. Then tumutulong yung bata kasi meron ba itong isa single mom, then yung mga anak niya mga babae, tumutulong na lang sila sa panguha ng mga yung tinatawag dito sa amin na orabe, yung parang gabi siya na nandoon sa may kabukiran para may makain every day kasi as in walang trabaho or walang mapagkakakitaan na iba. Tapos minsan lang makakuha ng module kasi kailangan unahin ang pagkain. Tapos kung kumukuha naman sila, then ang problema na naman ay hindi na naman makapag-answer kasi walang time or hindi marunong magbasa yung parent, ganun. Yun yung mga some situations dito sa amin. Kaya yung mga times na yun na parang tayo din nagpiprint tayo na nagpiprintang modules din, hindi nila nakukuha. Parang magagalit din tayo in our part kasi nasaan na yung parang nagbibigay din tayo ng time para sa pagtupad ng responsibility natin tapos sila ay may mga times na hindi sila nakakuha. So may mga pag ganun yung mga situations, kailangan mas maging empathic tayo sa kanila, mas maging considerate tayo kasi may mga pinagdaraanan din yung mga parents at yung family ng bata na kailangan din nating i-consider sometimes and kailangan din nating intindihin. Yun po. Okay, so ito yung mga pictures, ito yung isa na para siya nag-rally or nag-galit na galit siya, pero yung galit na yon kasi may sa ilalim nun merong reason. Pwedeng nagkakalam yung sikmura niya or gutom na. Kaya kailangan nilang ilabas yung galit nila. So, ito namang isa. ayan, pareho nung kanina. So, nakatawa yung girl dito sa isa sa left na picture. Pero deep inside, she's hurting. Deep inside, she's crying. She's in pain. So, ako maraming nakaka-relate ng mga dito sa atin. May mga times kasi sa life natin na ganito. Okay. So, yun pala yun. Kailangan nating maging empathetic sa mga tao, sa ibang tao, kasi hindi natin alam yung pinagdaraanan nila o hindi natin alam kung ano yung reason kung bakit sila nagiging ganun. Yun. Social communication, the ability to manage relationships and productively express your emotions. So kapag marunong kang ma-manage ng emotion mo, marunong kang, aware ka sa emotion ng iba, naku-consider mo yung emotion nila, mayroon kang ability na i-manage ang relationship or makipagkapwa-tao. Okay.
So we have different emotions. Ayan, meron tayong mga gwapong-gwapong mga picture dito. Ayan, may iba't iba silang emotion na ipinapakita. Ayan, meron tayong may mga basic emotions tayo. Joy, sadness, fear, disgust, and anger. Ito yung mga basic emotions lang kasi mas marami pa tayong iba pang emotions. Meron tayong contentment, jealousy, excitedness, yun. Ito yung mga basic emotions. Ang lahat ng emotions na ito, dapat alam natin ito kung ano ang nararamdaman natin o nangyayari sa atin sa tuwing na-feel natin yung emotion na ito. Halimbawa, kapag masaya tayo, ano, tumitibok ba ng bongga ang ating dibdib? Or yung ating tawa ba or ating ngiti ay abot sa tenga? Or nag-slow mo ba lahat? Yun. Dapat alam natin, dapat aware tayo kapag kung kailan natin na-feel itong mga emotion na ito. Or kung sad tayo, kung nararamdaman ba natin ay mabigat ang ating katawan, yung parang napaka walang kulay ng mundo, ganun. Or kung nervous tayo, anong nararamdaman natin? Yan, ganun. So dapat maging aware tayo sa ating mga emotion. Okay. Signs of low emotional intelligence. Sorry po. Okay, the first one. So ito yung mga signs na kailangan pa nating i-develop yung emotional intelligence natin. Hello po. Nandyan pa po tayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, pwede po number one. Malapit po. Having difficulties with understanding the feelings of other people. Okay, having difficulties with understanding the number feelings. Number one, ma'am, is difficulty. Opo. Okay, so okay. So having difficulties with understanding the feelings of other people, kapag low ang EQ ng isang tao, hindi niya naiintindihan bakit ba 'yun nagalit? Bakit ba 'yun umiyak? Wala namang reason o wala namang ano bang nangyari sa kanya. So hindi niya naiintindihan or hindi naiintindihan ng isang tao kung bakit nagkaka-feel ng ganun ang isang o ang ibang tao. Yan, isa yan. One, number one, ano yan? Sign. Okay, another one. Okay, basa po. Blaming others for existing emotional problems po, ma'am. Okay, blaming others for existing emotional problems. So kapag ganito, I don't want to accept the responsibility of my own feelings. Ikaw ang dahilan kung bakit ko to nararamdaman. Yun. Ikaw ang dahilan kung bakit ko to ginawa. Ikaw ang dahilan. Yan, lahat yung iba ang bine-blame. Hindi siya nag-accept ng responsibility or hindi siya nag-accept ng tawag niyan. Okay, nawala na ako. Hindi siya nag-accept ng hindi siya, para sa kanya, hindi siya responsible sa nararamdaman niya or hindi siya responsible sa kung ano man yung ginawa niya or reaction niya doon sa certain instance. So nobody but you is in charge of your life. Okay, number three, ibasa po. Considering others overly sensitive. Okay, pasalamat, ma'am. Considering others overly sensitive. So halimbawa, yung isa ay namatayan pa lang. Tapos yung isa naman, dahil nga hindi siya marunong mag-empathize sa ibang tao, sa tao na yun, so nagjo-joke pa siya sa mga tungkol sa mga kung ano-ano mga joke na hindi naman natawa yung isa. So yung isa naman na may low EQ, isipin niyo, bakit hindi man ito tumawa, umiyak pa ganun, napaka-sensitive naman ito masyado or nagalit pa, napaka-sensitive niya naman, nag-joke lang naman ako. So yung mga tao na yun, yung tao na yun hindi aware sa emotion ng iba, i-consider niya yung iba na overly sensitive sa mga ang reaction niya ay napaka-sensitive. Napaka-OA mo naman na nag-joke lang naman ako ng ganito. Okay? So kasi hindi niya nararamdaman or hindi niya na-understand kung ano yung nararamdaman ng isa. So number four, having unexpected emotional outbursts. So sino dito sa atin ang kung may magkausap lang, galit na agad or kaya meron ng bigla na lang iiyak na walang dahilan or
may sisigaw na lang, o sisigawan ka na lang, may tinatanong ka lang, tapos sisigaw na sa'yo, kaya, yun, i-roll na ang mata, or kaya ang ano yan, ang kanyang kilay ay nakataas na, ang dalawang kilay ay nagsakakasalubong na para may tinanong ka lang naman. Okay, so, unexpected emotional outbursts. Okay, bababa yung emotional intelligence mo or hindi pa develop yung emotional intelligence mo kapag ganun ka, na may, parang kang may tantrums. Sino dito may mga tantrums? Okay, so, dahil dun, nagiging cause siya ng stress. Nagiging cause siya ng stress. Okay, number five, lacking empathy. Okay, kulang sa pag-intindi sa iba. So, hindi niya naiintindihan yung iba, hindi siya nagpo-consider sa feelings or sa pwedeng maging reaction ng ibang tao, ganun. Okay, number six, having difficulties with keeping friends. So, kapag hindi ka marunong hindi ka aware sa feelings ng ibang tao, hindi ka makakapagbigay ng emotional support doon sa mga, sa kapwa mo. So, merong high possibility na mahirap kang magkaroon ng friends or mag-keep ng friends. Kasi ikaw yung tao, kung low yung EQ mo, napaka-cold mo, kaya hindi ka marunong mag-care sa iba. Basta na lang ito, gagawin ko to, bahala kayo dyan kung masaktan kayo or hindi. So may mga mostly nagiging alone yung emotionally developed person. So number seven, being unable to deal with emotionally charged situation. So may mga situations na nakaka-stress talaga, mga unexpected situation na corrupt yung documents, or kaya nandiyan na yung bisita, then nagkasira-sira na yung mga IMs, mad magde-demo ka, or kaya anong oras na, then late ka na, wala ka pang masasakyan, yung ganun. And then marami pang iba na mga emotionally charged situations. Hindi yun kayang i-handle ng mga low emotional intelligent people. Kasi hindi na nila alam kung ano na ang gagawin, kung ano yung emotion na kanilang nakifeel, at kung paano, ano ba ang dapat na decision or tama na reaction para sa situation na yun. Okay. Walking around with a poker face. Sinong mga marunong dito mag-poker face? Hello? Okay po. So, kapag low ang, yun, may kanta ba ganyan na poker face? So, parang wala. Kahit masaya na siya, hindi mo makita masaya siya. Kahit galit na siya, hindi mo makita na galit na siya sa kanyang mukha. Kahit malungkot siya, hindi mo rin makikita malungkot siya. As in, parang wala lang emotion. Poker face. Yun. Hindi siya marunong mag-express ng kanyang emotion sa kanyang, hindi siya marunong magpakita sa mukha niya. Okay, so, yan. Walking around with a poker face. Yan. Hindi siya masaya, hindi siya, wala lang. Ganun lang siya. Okay, being tone deaf. Number nine. So, hindi lang ito sa mukha, din sa intonation, yung mga okay, ako ay nanalo sa loto, o ganun, parang ganun. Yung monotonous yung kanyang. O yan, parang robotic. O yan, pag nagsasalita, o kumusta ka na, ayun, nahuhulog na ang bata, nasusunog na ang bahay, o parang ganun ba? Ay, gutom na siguro ako. Okay, so, yung voice niya tsaka yung intonation, wala, as in talagang flat lang. And then hindi rin siya marunong mag kumilala. Halimbawa yung kausap niya sa telepono ay disappointed na pala, or nadi-displease na sa mga nangyayari sa buhay niya, ganun, or parang nalulungkot na, hindi siya marunong mag kumilala nun. Hindi niya alam na ganun na pala ang nararamdaman ng kausap niya. Isa yon sa mga being tone deaf. Okay, getting easily stressed. Ayan, ang dami-dami nating stressors. Then, madali tayong magpadala sa stress. Okay, and then yun na nga, yung anxiety, tension, tsaka stress ay binabattle up na lang natin. Hindi natin pinapakita na nasasaktan na tayo or nahihirapan na tayo. Pero andoon sa loob,
ipon lahat, lahat-lahat sa loob. Tapos, ang mangyayari is magkakaroon na ng health complications. Magkakaroon na ng sakit sa puso dahil umihina ng immune system dahil andun na, binattle up niya na lahat. Hindi siya nakipag-usap or hindi siya nagsabi na ganito, nasasaktan na ako masyado. Hindi ko na talaga kaya o ganun. Talagang doon na okay lang ako. I am fine. Ganun. Pero hindi na pala. So hanggang sa may sakit na lang siya sa puso and yun. Ganun yung mga pangyayari. Okay, so ang mga low emotionally intelligent people, I may find other ways of managing their emotional state. Pero yung mga ways na yun, pwede yung mag-lead to more problem or more distraction. Kasi pag hindi ka marunong mag-channel ng iyong emotion, nasasaktan ka, hindi ka marunong mag-isip kung paano mo siya i-channel na para hindi ko siya laging pagpara-isipin or paano ko siya ilalabas. Ganun. So, ang nangyayari, mag-iisip na lang tayo ng mga negative. Hindi ko na talaga kaya, itatapusin ko na ang aking buhay. Ganun. So, magiging destructive yung mga ways na gagawin niya. Kasi nga, hindi pa na-develop yung emotional intelligence. So, napaka-importante nito masyado na hindi lang sa atin, pati sa mga pupils natin, maituro natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, na ma-develop natin ang emotional intelligence. Kasi, lifelong ito na intelligence. Magagamit natin hanggang sa pagtanda natin and hanggang sa makamit natin ang mga goals natin. Okay, being unable to specify and name emotions. Yun na nga, hindi ka aware sa emotion mo, hindi ka marunong kung ano ba itong nararamdaman ko. Okay, mababa yung emotional vocabulary mo. Ano ba ito? Ba't ba kapag dumadaan siya, tumitibok-tibok ang puso ko o ganun. Kapag ano yan? Iba na naman pa ang pag-usapan natin. Okay, so, hello, andyan ba kayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Malapit na tayo. Okay, dahil sa mababa yung emotional vocabulary, nakagagawa yung emotional, yung mga tao na hindi, mababa yung emotional intelligence ng unwise choices. Kasi nga, hindi sila aware o hindi tayo aware sa emotion na ating nararamdaman. Okay, number 12. Being quick to make assumptions. So, kapag low EQ ka, madali kang mag-assume, madali kang mag-judge. Kahit wala ka pang necessary information o tamang information na nakalap, sasabihin mo agad, oh, ganito to, ganyan to, o ayan. Nakikipag-debate ka na, ini-insist mo na ikaw yung tama, hindi ka ini-ignore mo lahat ng facts, basta ikaw yung tama. Okay, so ganun yung, you're going to make quick assumptions. Okay, so ito yung situation na isa, that awkward moment when you can't stop laughing while telling a joke and when you're finally done, your friend doesn't even get it. Nangyari na ba to sa inyo? Yes, ma'am. Nag-joke ka din ng tao, oo, ganito ang nangyari. Pero yun palang friend, may poker face, hindi man naintindihan yung iyong, natapos ka na lang, nagluha-luha pa na, nagpahihihihi ka na sa kakatawa sa yung joke na napaka-laughable masyado, pero yun pala yung friend mo ay hindi man, ha? Ano yun? Ganun ba? Loaded, ma'am. Nag-loading siya, and then poker face na, oh, bakit ka nagtatawa? Ano yun? Explain mo nga, o ganun ba? So parang napaka-awkward ng situation na ganun. Ay. Pero nangyari na yun sa akin, and then nakakahiya. Walay. Okay, so developing emotional intelligence. Ayan, dito na tayo. Malapit na po tayo. Okay, as a teacher or worker, we have to know our one's emotion. Or we have to be self-aware. Ayun na si pinag-usapan na natin ito. We have to manage our emotions. We have to motivate ourselves. We have to recognize the emotions of others. Okay, kailangan nating mag-motivate ng ating sarili. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
parang kay ano ata ito kay Albert Einstein ito na quote. Oo, hindi ako nagfail. Kaya nakapag ano na ako, naka-discover ako ng 10,000 o ilan pa yung million na ways na hindi naman talaga nag-work. So gagawa na naman ako ng panibago. So motivate ourselves. Next, be a master of your emotions. Kaya kailangan nating maging master sa ating mga emotion, hindi lang master ng education but master ng emotion din. First, we have to recognize and deconstruct our emotions. Kailangan maglista tayo ito or magkaroon tayo ng journal. Ganyan. Ito ganitong araw na ito nagalit ako kasi nagalit ako ganyan. Bakit ko 'to na naramdaman? Kailan ko 'to naramdaman? Anong reason? So kailangan nating mag-track ng emotion natin. Kasi kapag ma-deconstruct na natin ang emotion natin, mahimay-himay na natin kung bakit ganito, bakit ganyan ang naramdaman ko, mas magkakaroon tayo ng tamang decision sa next time na maramdaman natin yun, kung paano tayo ma-react to such situations na nararamdaman natin yung emotion na yun. So hindi tayo basta-basta mag-act impulsively. Alam na natin kung paano tayo mag-decide or mag-react to that certain situation. We have to practice in everything, lalo na dito sa mastering emotion. Practice self-awareness. Hindi lang na gagawin ko to. Pero dapat every day in our everyday lives talagang nag-initiate tayo na i-develop ang ating emotional intelligence. Channel your emotions, number 3. So sa yun na sinasabi ko kanina, dapat marunong, hindi natin dapat i-bottle up ang emotion natin. Na kahit galit na tayo sa lahat ng nangyayari or na-stress tayo sa ating school head, na-stress tayo sa ating supervisor, na-stress tayo sa ating mga co-teachers, ating mga pupils, and sa iba pang tao. Kailangan din natin yun ilagay lang sa dibdib. Kasi mag-burst, mag-explode yun doon at napaka-dangerous yun para sa atin. Kailangan marunong tayong mag-manage, marunong tayong magpalabas ng emotion natin in a proper way. Mag-listen tayo sa music, yung mga favorite nating music. Mag-aral tayo ng ibang language na gusto natin pag-aralan. Mag-drawing tayo, magsayaw tayo, mag-zumba tayo, mag-tiktok tayo, ganun. Para lang ma-channel natin yung emotion natin. Yun ba? Okay. Hello, andyan pa po ba kayo? Ilang ma'am. Yes po. Motivate yourself. Ayan, pinag-usapan natin yung kanina. And then cultivate empathy for others. Dapat matutunan natin na mag-empathic sa ibang tao. Another one. Ayan, ito na yun. May daily reflection or kaya may journal ka. Or pwede kang mag-get feedback from your co-teachers or sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo. Uy, ano ba ang reaction ko ng time na yun? Maganda ba? Or nasubrahan ba ako? Or ano ba? Tama ba yun sa tingin mo? O yun. Yung reaction ng ibang tao sa iyo ay gawin natin na, anong tawag niyan saan? May word niyan? Maging constructive yung remarks na yun. Kasi gamitin natin yun para mas makilala natin yung sarili natin. Ay, ganun pala ako. Dapat pala ganito na yung gagawin ko. Kasi nakikita nila. Kasi kailangan natin ng other people's perspective. Hindi lang yun, tama naman yung ginawa ko, tama man yung ginawa ko, ganyan. Kailangan natin i-open nating sarili at tanungin natin yung iba kung tama pa ba yung ating reaction o yung ginawa natin na action sa instance na yun. So, kailangan nating mag-get ng constructive feedbacks. So, hindi lang, mag-criticize sa atin ng ibang tao, pero gamitin natin yun para ma-improve natin ang ating sarili. Okay, so existing models. Tumingin tayo ng mga tao na in spite of all the adversities, bakit ganito, naging successful pa rin sila? Ano yung ginawa nila? Yun, mga idols. Yan. According to Dr. Alan Bernardo, we have locus of hope theory. I mean, locus of hope. So ito yung theory niya. May apat tayo, dahil na dyan sa atin sa Pilipinas, may apat tayong pinagkukunan ng hope. First ay ang ating sarili, self, na kapag ganito yung nangyayari sa atin, kinakaharap natin na problem or challenge,
isipin natin, ay, kaya ko to kasi nagawa ko na to dati or pinagdaanan ko na to na kaya ko to dati. Hindi ako nag-exist ng ganito 30 years para hindi ko to makayanan yun. Yung parang sa, kaya ko to kasi nag-training ako dito, nag-aral ako dito, yan. So magkakaroon ka ng hope na galing sa sarili mo. Another one ay family. So isa sa mga pinaka-importante na pinagkukunan natin dapat ng hope ay ang ating pamilya. So it, dapat in a family may communication talaga. Positive communication na yung encouragement nandoon dapat sa atmosphere ng family na oh kaya mo yan gang, kaya mo yan ganyan, or meron kang mapagsasabihan ng lahat ng nakit or mga feelings or mga thoughts mo. Yun, next ay peers. Meron tayong mga kabarkada or meron tayong mga ang tawag niyan, mga kakilala or kahit mga ang co-teachers natin na napagsasabihan natin or nag-encourage din sa atin. Another one is spiritual hope. So kapag may mga times ang first nating dapat gawin is to pray. Yung talaga ang hindi dapat ito mahuli. Sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa natin at sa lahat ng pinagdaraanan natin, we have to have faith in our Almighty na mabigyan tayo ng lakas ng loob at saka hope at saka clear mind in order to surpass all of the adversities that we are facing. So yun yung apat na theory, locus of hope ni Dr. Alan Bernardo na pwede nating magamit para kung eto na, hopeless na tayo, meron tayong mapagkukunan ng hope. Meron tayong mapagkukunan ng light. Meron tayong mapagkukunan ng positivity. Okay, sa mga bata naman, ganun din. Ang EQ tsaka IQ ay napaka-importante. Hindi lang yung IQ, pati yung EQ para sa academic success. Kasi ginagamit nila ito para ma-manage din ang anxiety tsaka ma-motivate din ang kanilang sarili. Okay, so children learn to develop the foundational traits of emotional intelligence from us. So hindi lang basta-basta kung gave birth sa bata, ando na agad yung emotional intelligence, madedevelop na agad. Hindi. So makukuha niya yun sa kanyang family, sa ating mga elderly, sa environment niya, sa school, sa ating mga teachers. So kailangan nating tulungan yung bata to develop his or her emotional intelligence. Okay, so emotional intelligence of the children can be developed through first playing. Kasi yung mga bata, sa playing kasi doon nila yung natatago nilang mga energy, doon nila yun na ilalabas. So kapag sa mga may anak na sa atin, sino pa mga parents? Yun. Hello? Sino pa mga parents na dito sa atin? Yes, ma'am. Present. Present, ma'am. Oo. Kailangan magkaroon ba tayo ng time para magkaroon sa mga bata. Kasi doon nade-develop yung emotional intelligence nila. Hindi yung, halimbawa, yung tawag niyan. Yung magkaroon kabayo sa mga bata, yung makipaghabol-habulan ka sa mga bata. Doon pa lang, naglalabas na ng mga hormones yung bata, yung happy hormones, na yung nafe-feel nila yung care mo, yung belongingness, feel nila yun doon, nade-develop niya yung belongingness, yung caring, and then yung maliban pa din sa yung masaya sila. Kaya dapat magka-time tayo na makipaglaro sa ating mga bata. So yun, role-playing, isa din yan sa mga nagde-develop na emotional intelligence ng bata. Kasi yung mga bata, lalo ng face-to-face pa, sa school, may mga instances na nafe-feel nila na bagan inferior sila yung inuutos-utusan, sila yung natatakot sila sa mga teachers, yung may mga instances bagang ganun, or na nervous sila ganyan, na overcome nila yun sa role playing. Pwede ninyo silang ipa role playing. Halimbawa, sila naman yung gaganap na teacher. So kapag sila na ang gumanap ng teacher, parang yung
sila na yung ano tawag niyan, mamomotivate nila ang sarili nila o ganito pala ang nararamdaman, yung parang na-encourage nila ang sarili nila. Halimbawa, pupunta kayo sa dentist tapos natatakot sila. So pwede ninyo sa silang pa-role playing na sila naman yung dentist, tapos ikaw naman yung natatakot na bata. O tapos lalabas na lang yung emotional intelligence doon, yung ganun. Next, hugging. Huwag nating kakalimutan na yung pag-hug sa mga kapamilya natin or sa mga taong kakilala natin, mga friends natin, ay isa sa mga way to show empathy, to show care. And then, isa yun sa mga way para mabawasan yung bigat na nararamdaman nila, lalo na doon sa mga bata. Huwag natin kakalimutan na i-hug yung ating mga bata. Okay, emotion photoshoot. Isang example din ito. Sorry, ang dami-dami nilalabas. Okay, emotion photoshoot. Para makapag-practice sila sa pag-express ng emotion, pwedeng mag-picture-picture kayo na, oh, sad naman tayo, oh, angry face, ganun. Excited face, oh, ganyan. Okay. Malapit na po. Ways to handle stress. First, okay, ito kailangan natin ito ngayon. Paano natin handle ang stress? Minimize worrying. So, huwag tayong laging mag-iisip ng mga bagay-bagay. According to Matthew chapter 6, verses 25 to 27, therefore I tell you, don't be anxious for your life. What will you eat or what will you drink? Nor yet for your body, what will you wear? What you will wear? I mean, isn't life more than food? And body more than clothing? See the birds of the sky. They don't sow, neither do they reap, nor gather into barns. Your heavenly Father feeds them. Aren't you of much more value than them or than they? Which of you, by being anxious, can add one moment to his lifespan? So kapag nag-worry ba tayo, mababawasan ba yung ating problema? Kapag mag-worry ba tayo, madadagdagan ba yung ating buhay? So ganun yung kanyang punto. So, i-minimize natin ang pag-worry. Kailangan mag-isip na lang tayo kung paano natin masasurpass yung situation na yun. Kaysa magparaiyak na tayo na parang di natin alam kung paano natin gagawin o paano tayo ma-react to that situation. Next, it's good to know your limitations. Huwag tayong sobrang perfectionist din sometimes. Kasi sa sobrang pagka-perfectionist natin ay sa mga gawain natin, doon nagsisimula yung stress doon kasi kailangan ito, dapat talaga magawa ko to ng sobrang great perfection. Yun. Kailangan minsan alam natin ang limitation natin sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Know your stressors. Alamin mo yung ano yung mga nakakapagpa-stress sa'yo at huwag ka nang lumapit doon or huwag mo na yung gawin or huwag ka nang na susubukan mo yung mga ganun na nakakapagpa-stress sa iyo para hindi naman ma-minimize mo yung stress mo sa buhay mo. Halimbawa, itong kanta na to na pag napapakinggan mo na naiiyak ka or nasasaktan ka, huwag mo na yung pakinggan kanta na, hindi ka binabalik-balik mo pa sa playlist mo, nakaulit-ulit pa na, nakarepeat pang all over again. Yun. Hello po, andyan pa po ba tayo? Ma'am. Yes, ma'am. O, malapit na po, malapit na po. Opo. Next po ay be organized. Kailangan maging organized tayo lalo na po ngayon na ang iba sa atin pa-print pang modules and then may iba pang mga trabaho sa bahay. Kailangan meron tayong schedule. Meron tayong schedule sa lahat ng ginagawa natin. May time doon kung kailan natin yung gagawin para hindi tayo nagmamadali at saka pag nandyan na deadline na ng mga documents na kailangan natin ipasa saka tayo, stress na ako masyado. Yung buhok na kapag rebound, hindi na nagkatarayo na ang mga buhok, parang na-electrify na ang buhok, sobrang stress. Yun. Parang kailangan natin na maging organized sa lahat ng bagay para alam natin kung ano yung sunod natin gagawin at kung kailan natin yung tatapusin. Next, have balance in your life. Hindi lang tayo laging work. Dapat meron din tayong time for us to unwind. Maligo sa dagat kung may dagat na malapit or sa swimming pool or makinig yung music, magtuwing ng movie kapag grabe na masyadong bigat na ng lahat, maglakad-lakad, yun, mag video game or mag ML or mag TikTok, ganun.
balance sa ating buhay. May time na para sa ating mga friends and may time din para sa ating work. Yun. Kasi nga, sabi nga, hindi tayo nagtatrabaho para mamatay tayo. Nagtatrabaho tayo para tayo ay mabuhay. May makain, ganun. Next, care for your health. Number one, very important key to handle stress. Kumain ng tama, matulog ng tama, mag-exercise ng tama. Kasi kapag ganun, nasa tamang fit ang ating katawan, nasa tamang, hindi tayo na-stress, hindi tayo na-anxious, hindi tayo madaling magalit kasi tama ang tulog natin. Kasi kapag kulang tayo ng tulog, my goodness, kung ano lang dyan mangyari, galit na agad tayo, ganyan. Stress na tayo, ganun. Okay, priorities, ayun. Kung ano yung mga kailangan muna nating gawin, yun na muna ang ating pagtuunan ng pansin. Huwag muna tayo doon sa mga bagay-bagay na hindi pa naman kailangan. Next, talk to someone, yun. Huwag mong i-bottle up. Makipag-usap ka doon sa mga taong na pagkakatiwalaan mo at yung malapit sa iyo. Yung tao na alam mo na papayuhan ka ng maayos. So, makipag-usap. And then, pati siyempre yung mga bata or mga parents, kausapin natin sila kasi sila din ay nai-stress din sila. Forgive. One of the things na minsan, mahirap ito. Mahirap itong gawin. Lalo na sa mga grabing pagkakamali sa atin. Pero kasi nagdadagdag ito sa stress at saka sa danger na emotional health natin. Kasi kapag hindi tayo mag-forgive, nandito yan sa loob. Kikimkimin natin yan and then hindi tayo makakatulog, hindi tayo makakaayos ng pamumuhay natin at lagi tayo mag-iisip, lagi tayong stress. So, kung kaya na natin, let's try to forgive. Next, prioritize spiritual growth. Okay. Mag-pray tayo. Makipag-usap tayo ng heart to heart sa kanya kung ano yung mga bagay-bagay na iniisip natin o pinoproblema natin o yung mga bagay-bagay na nakakasakit sa atin. Kasi yun, yung way na yun, pag matapos mong mag heart to heart na talk kay God, mababawasan yung lahat-lahat na dinadala mo sa loob. Then, magbasa tayo ng Bible, magsimba tayo, mag-attend tayo ng mga spiritual growth activities. Kasi kailangan din natin ito ngayon. Especially ngayon. Okay, how to handle negative thoughts? Be conscious of your thoughts. Stop yourself from thinking negative thoughts. Keep busy. Yun na nga. Keep your mind and hands occupied. Avoid triggers. Yung mga lahat na kakapag-stress sa'yo, minimize mo muna ang in contact with them. Get rest, exercise, listen to music. Yun. Okay. Importance of emotional intelligence. Okay, helps with the general well-being, self-confidence, resilience, reduce anxiety and stress. Create a confident and empathetic workforce. Create an atmosphere where conflict that does not occur, or if it does, it can be easily resolved. There is happy and contented staff kung lahat ay maayos ang or may high emotional intelligence. Yun. Mas madaling ma-resolve ang mga conflicts kasi marunong ang bawat isa or aware ang bawat isa sa emotions ng kanilang kapwa. Okay. Next, wait lang. Ano na nasiguro natin ito? Kasi ano na talaga, in fairness. Dito na tayo. Okay. Para makapag-reflect tayo at makaposter tayo ng emotional development, pwede tayo mag-travel. Okay, punta kayo dito sa amin. Yan ang isla namin. Yan. Yan, ma'am. Dito po sa amin sa Boreas Island, sa Masbate. Yan, Sombrero Island po yan. Kung gusto nyo makapag-unwind, stress na stress kayo sa lahat. Ganda naman, ma'am. Pwede po kayong kumalit. Ang ganda. Pwede po kayong kumalit. Pwede po kayong kumalit.
Iligo po tayo sa lahat. Doon natin sa lahat ng bagat sisigaw lahat ng mga stressors nating nararamdaman na pina-face natin ngayon. Yan. Island hopping. Okay. Yan ang aming pwede tayo mag-snorkeling, kahit ano. Okay, so ito nga. Remember po. Open po lang ano? Microphone. Open ka po, ma'am. Po? Meaning looking at other people using a magnifying glass. Rather, let us try looking at them using a telescope and allow some light and brightness and positivity to pass on them. Ba yun? Okay, ayan na, wala na. Okay, so gamitan tayo natin ng telescope ang pagtingin natin sa ibang tao. Hindi yung lagi sa mga nangyayari. Para may trend. Okay, our attitude towards life determines life's attitude towards us. According to John. So yan po ang maganda na thought. Daghang salamat po. Maraming salamat. Pasensya na po masyado. Medyo, congrats po. Salamat sa pag, ano po, ano, kahit 11:24 na. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Congrats po. Congrats po.